Hello, what's up? Mga kumargong tigang o kung saan na po kayo. For today's video po ay nako eto. Mag-share naman po tayo ng iba't ibang mga pampaswerteng halaman na dapat po meron po kayo dyan sa mga pamamahay po ninyo. Na talaga lang po ito po yung napakapambihira kasi ito po yung mga bagong klase po ng halaman na dapat po meron kayo dyan sa loob po ng inyo pong mga bahay at sa mismong harapan po ng inyo pong mga tahanan. Dapat po ha, may mag-alaga po kayo ito kasi ito po talaga yung napakaswerteng halaman na talagang nagbigay po sa akin ng masinasabing mga good opportunities, kayamanan. Talagang ito pong nagpayaman sa akin ha, mga kumari kong tigang, nagbigay sa akin ng maraming pera. Talaga ba po ha, mga kumari kong tigang? Kaya kung gusto niyo po kayo din po ay makaholap ng mga sinasabing mga unexpected na kaswertehan, lalong-lalo na po sa usapin ng kaperahan, eh mag-alaga po kayo ng mga halaman na babanggitin ko. Ano-ano yung mga yan? So yun na nga po ha, mga kumari kong tigang. Kaya wala na masyado chika talakis, umpisahan na natin ito. O siya, go mga kumari kong tigang. Oh, so yun na nga po ha, mga kumari kong tigang. O, kumusta ulit kayo? Ngayon nga po ha, mga kumari kong tigang ay eto. Ipeplexo sa inyo ngayon yung mga sinasabing mga bagong halaman na dapat po meron po kayo sa mga tahanan po ninyo para kayo po ay talagang makaakit ng mga sinasabing mga bagong kaswertihan na magpapadalay po sa inyo ng maraming biyaya ng buhay. Katulad ng ano, katulad ng pera ha, mga kumari kong tigang. Nako. Siyempre, sino ba naman may ayaw sa pera ha, mga kumari kong tigang? Yan ang kailangan natin araw-araw, pera. Pera. Hindi naman po ha, mga kumari kong tigang. Kumbaga tayo po ay nanghahali na lamang po ng mga sinasabing mga good opportunities na yan. Yan, mga kaswertehan, tungkol nga po sa usapin ng kaperahan. Eh, mainam na mainam po kung kayo po may mga halaman na katulad nito ng mga babanggitin ko. At ito po yung puro mga bago ha, mga kumari kong tigang. Baka kayo wala pang alaga na nito. Eh, mag-alaga na po kayo dyan sa mga bahay po ninyo. Mainam na mainam po ang mga halaman ito kung ito po ilalagay sa loob ng bahay po ninyo. At mismong sarapan po ng mga pintuan po ninyo ha, mga kumari kong tigang. Para ang lahat ng mga sinasabing positibong enerhiya ay talagang maaakit po ninyo na magbibigay sa atin ng yun na nga, limpak-limpak na kayamanan. At ito po ang ginawa sa akin ha, mga meme, ng mga halaman ito. Kaya tayo ngayon dinadagsa-dagsa ha, mga meme, ng mga yun na nga, unexpected na mga kaswerte ha. Talaga ba? Opo ha, mga kumari. Pero bago yun ha, mga kumari kong tigang, eh pasensya na po kayo sa itsura ko ngayon ha, mga kumari kong tigang, kasi ako'y gagagaling-galing ko naman po sa pag-gym ha, mga kumari kong tigang, kasi tayo po eh medyo nagpapabalik-alindogan naman kasi ha. Nagbabalik-alindogan naman po kasi tayo ha, mga kumari kong tigang. At tayo nga po ito, gagaling-lagaling lang po dahil sa pag-gym. At tayo nga po ay nagpa-jogging-jogging nga po sa UP. At ito po naman po sa akin pagtawa at paghalakhak na Kosis Mariosep. Eh, pasensya na po kayo, talagang ganyan po talaga ako, mga kumari kong tigang. Kasi doon sa mga siguro nakakilala sa akin na talagang nakasubscribe na dito kahit noong paman, eh talagang ganyan po talaga ako mag-vlog. Kumbaga, parang tayo po'y hindi naman masyadong formal ha, mga kumari kong tigang. Parang tayo po'y nagchichismisan lang bang po dito, parang chichika-chikahan lamang. Parang kukwento-kwento yung hablang baga. Eh, siyempre, tayo naman po'y hindi naman po mga formal na mga vloggers dito na kailangan pang magpa-formal-formal, magpa-leche-leche ha, mga kumari kong tigang. Kumbaga tayo, kung ano yung talagang galing natin, yung talagang pinapakita natin. Sabi nga eh, what you see is what you get. Talagang ganito po ako. At saka syempre, pagka naman kayo sobrang seryoso naman, parang nakakabatubaga yung mga vlog na ganyang klase na yung sit down vlog na nga, tapos eh, wala pang kalatoy-latoy mag-vlog yung iba. Kwento lang ng kwento, parang... Ako pa seryoso, di ba? May mga ganyang vlogger kasi, yung mga meme, may mga parang walang kalatoy-latoy mag-vlog baga. Sit down vlog na nga yung mga niche nila. Eh, tapos napaka-seryoso pa, parang achu-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 chu, ganun lang sa nabula. Tapos na, ending na. Naku, wala man lamang chika. Eh, pero huwag nyo nang pansinin po yan ha, mga kumari kong tigang. Kung kay madam na nag-react nga po na tigilan ko daw yung paghalakha ko daw po, parang naiinis ata si madam, naku. Eh, naku, madam, pasensya na po kayo. Talagang ganito po ang natural ko. Kapag ako po'y nakausap ninyo in person, talagang ganito po talaga ako makipagkwentuhan. Talagang ako po'y chikadora. Talaga ako po'y talagang mahilig kumalakhak ng ganyan. Bonggang-bongga talaga. O, so yun po ha, mga kumari kong tigang. Kaya wala na masyado chika lalakis. Umpisahan na natin ito. Ngayon nga po ha, mga kumari kong tigang, ay ito. Aalamin natin ang mga bagong halaman na dapat po meron po kayo dyan sa mga tahanan po ninyo para kayo po talagang dagasain ng mga sinasabing mga kayamanan na yan, mga unexpected na kaswertehan para kayo talagang dumugi ng lahat ng mga sinasabing biyaya ng buhay. O di ba gusto niyan? Akaba ako, gusto ko yan ha, mga kumari kong tigang. O so let's go, mga kumari kong tigang. O umpisahan na natin ito. O ha, mga kumari kong tigang, ngayon nga po iisaysin po natin yung mga sinasabing mga bagong halaman na dapat po meron din po kayo
kayo dyan sa mga tahanan po ninyo, sa mga bakuran po ninyo, para yung sinasabing mga unexpected na kaswertihan ay talagang makuha po ninyo, parang lumapit po sa inyo lahat ng mga positibong enerhiya na magbibigay nga po sa atin ng mga sinasabing mga biyaya ng buhay na yan. So ano ba yung mga halaman na yan na dapat po meron tayo sa ating mga bakuran sa loob ng ating mga tahanan? Una po sa list po natin, ha, mga kumari kuntigang, ay ito, yung bagong-bago na sahod yaman. Yan, kayo po ba, ha, mga kumari kuntigang, ay meron ganito, yung mga tinatawag na sahod yaman. Yan, yung parang ball po, baga, maganda po kasi ito, ha, mga kumari kuntigang, kapag ka ito po yung lumaki. Yan, ang una sa ating list, ha, mga kumari kuntigang, ang sahod yaman, na napakaganda po kapag ka meron po kayo ito sa mga bakuran po ninyo. At pwede nyo po itong indoor plant, ha, mga kumari kuntigang, na talaga magbibigay sa inyo ng mga sinasabing mga unexpected na kaswertehan kapag ka meron po kayo ito sa loob ng bahay po ninyo. Ang number 2 po, ha, mga kumari kuntigang, syempre, mawawala pa ba? Ito, ang ating patsira na talaga naman pong ito, pinaniniwalaan na talagang napaka-epektibo naman pong makahikayat ng mga sinasabing mga positivity na magbibigay sa atin ng mga good opportunities, mga abundance and prosperity, ha, mga kumari kuntigang. Yan, ito po, ang ating patsira o ang ating money tree, o di ba? Marami po ako dito mga puno ng money tree, marami dyan, nakakalat po dyan eh. Yan, katulad po nito, ito. Oh, ito isa po, ha, mga kumari kuntigang, sa isang sample po natin ng ating patsira o money tree. Dati ito po nakalagay po sa may terrace po natin sa ating front door. At ating pong pangatlo sa ating list, ha, mga kumari kuntigang, ay ito ang ating pong silum na talaga naman pong pinaniniwalaan din na napaka-epektibo naman pong makahikayat ng mga sinasabing positivity sa larangan po ng paghikayat ng pera. Na dapat po meron po kayo ito at ito'y talagang the best na indoor plant. Pagka ito po inilagay nyo po sa may medyo front door po ng mga tahanan po ninyo, nako, ito po yung nako, magbibigay sa inyo ng mga sinasabing mga kaswertihan, lalong-lalo na nga po sa mga usapin ng kaperahan. Kayo po yung maglagay po nito sa may main door po ninyo at talagang kayo dadagasain ng, nako, hindi nyo inaasa-asahan na mga biyaya ng buhay, ang ating silum. So yan po ang ating pangatlo, ha, mga kumari. At sunod naman po ay ito, ha, mga kumari kuntigang, ang ating naman pong lucky bamboo. Yan, o, di ba? Ito po ang ating lucky bamboo, ha, mga kumari kuntigang. Ito po yung pwede nyo po rin po ilagay indoor o outdoor. Pwede po itong mabuhay sa lupa, pwede rin po sa tubig, ha, mga kumari kuntigang. May bilang po ang paglilagay po ng ating mga lucky bamboo, ha, mga kumari kuntigang. Pwede kayo maglagay po ng iba't ibang bilang nito. Pwede po yung 3, 5, 7, o 10, ha, mga kumari kuntigang. Pero iwasan nyo lang po maglagay po ng bilang na 4 kapag kayo gagamit ng halaman na ito. At magandang-maganda rin po ito sa may southeast area po ng inyong mga tahanan para, kumbaga, eh, ma-improve po ang inyong pong mga kaperahan. Yan, ang lucky bamboo. At ang isa pa po, ha, mga memeng, talaga naman pong napakainam din kapag kayo po nagtanim po nito sa harapan po ng inyong pong mga bakuran at sa loob po ng inyong pong mga tahanan, eh ito, ang atin naman pong rubber tree. Ito po isang klase po ng rubber tree na ibang uri po ito, isang ano po ito, variety ng rubber tree na talaga naman pong, nako, tingnan nyo naman, oh, ang ganda niya, talagang yan po ituwid lamang, ha, mga kumari kuntigang, hindi yan sumasanga. Oh, mas maganda po yan kapag napataas yung napataas at yan po hindi naputol at siya dire-diretso lamang pong tumaas ng tumaas. Yan po ang maganda sa rubber tree, napakatibay po niyan sa indoor. Kapag ito po inilagay nyo rin po sa may main door po ninyo, eh talagang hahatak din po ito ng mga sinasabing mga unexpected na kaswertihan, lalong-lalo na nga po sa kaswertihan, lalong-lalo na po kung kayo po ay may mga nagtatrabahong mga anak. Yan, ito po ang napakainam. Yan, ito po isang klase po ng rubber plant na ibang variety po, ha, mga kumari kuntigang. Tingnan nyo, ang ganda niyan, oh, tingnan nyo. Oh, ang tao niya po ay parang ano eh, yung parang ganyan, oh, may design po siya. Hindi po siya tuwid na mga ano, yung ordinary na rubber tree o rubber plant. Maganda po itong klase po ng rubber plant na ito. At ito po ang maganda po dito, kapag ito po yung lumaki po ng tuwid, wala pong sanga, talagang tataas lang at tataas talaga siya. At napakainam po ito sa loob ng bahay kasi napakatibay naman po itong indoor plant, ang ating pong rubber tree. Kaya kayo po yung magtanim din po nito sa loob po ng bahay po ninyo para kayo po eh talagang dagasain din ng mga sinasabing mga biyaya ng buhay. Swerte po yan sa pera, ha, mga kumari kuntigang, ang mga rubber tree. Ang isa pa po, ha, mga kumari kuntigang, ay ito, yung hindi mawawala sa ating list, ha, mga kumari kuntigang, ang ating naman pong ito, peace lily. Nako, tingnan nyo, ang ating peace lily, talagang napakalaguna, ha, mga kumari kuntigang. Yan po ang peace lily, napakaganda po niyan kapag kayan po ay namulaklak naman at napabuloklak po ninyo kasi ang bulaklak po niyan ay sumisimbolo po ng kapayapaan. Kaya nga tinawag siyang peace lily, eh. Nako, napakaganda po niyan, kumbaga, ta-improve ang ating harmonious relationship sa buong pamilya. At yan po yung makakainganyo din ng mga positivity sa larangan din po ng pag-inganyo ng pera. Ang ating pong peace lily, maganda po yan na ilalagay po sa mga sala, so sa ating mga living room. At kapag
kahit po talagang namulaklak, talagang dadagasin kayo ng swerte. Ah, ganun ba? At ito pa po ang isa ha, mga kumari kong tigang, na dapat po meron din po kayo sa harapan po ng inyong mga tahanan, ang ating pong mga snake plant o ang mga sansevieria. Yan, iba't iba po klase po at variety po ng sansevieria ha, mga kumari kong tigang. Katulad po nito, yung parang, ano ba tawag dito, yung sword stick ata to, o yung, ano tawag dito, samurai stick, na klase po ng ano, snake plant. Tapos meron din po tayo itong parang yung whale pin. Ito po yun, yung whale pin na malalapad naman po. Medyo malalapad po ang dahon niya. Pero tingnan nyo ang dahon niya, batik-batik. Ito po, isang klase din po ito ng snake plant. Ha, mga kumari kong tigang. Hoy, hoy, maligna, anong ginagawa mo dyan? Nako, natutulog naman si maligna, oh. So ito po ha, mga kumari kong tigang, ang ating pong mga sansevieria o snake plant. Kaya napakaganda rin po nito. Kaya po maglalagay po nito sa mismong harapan po ng inyo pong mga main door. Yan, katulad po nito, dito po nakalagay dyan sa main door po natin ha, mga kumari kong tigang, ang ating snake plant. Yan, ito pa po ha, mga kumari kong tigang, yung ibang klase po ng ating snake plant. O, ito po naman yung mothers-in-law tang. Yan, yung mothers-in-law tang na parang dila daw ng mabiyanan. Mariosep, bakit kaya tinawag pong mothers-in-law tang? Yeah, basta kat, anong pangalan niya, maganda po yan. Kasi sweating-sweat talaga yan kapag meron kayo niya sa trangkahan po ninyo ng mga main door po ninyo, ang ating pong sansevieria o snake plant. Ito naman po yung whale pin. Maganda rin po ito ha, mga kumari kong tigang. Yan. Dalawa kasi yan, eternuhan kasi dito pag naglalagay po ako ng mga snake plant dito, sansevieria. Eternuhan po, kumbaga partner-partner. Tapos, ang isa pa po ha, mga kumari kong tigang, ay ito naman po. Yung napaka-powerful naman po ha, kontra sa mga sinasabing mga negativities na gawa po ng mga tao at yung may mga karunungang itim. Ano yan? Ito po ha, mga kumari kong tigang, ang ating luyang itim. Talaga ba? Luyang itim? Opo. Kapag kayo po yung nagtanim po nito, mas maganda pong ilagay po ninyo sa medyo harapan po ng mga gate po ninyo, sa harapan po ng pintuan po ninyo. Para mas sinasabing mga negative energy yung po makapasok sa atin, tayo hindi po tayo matalaban. Yan, dito nyo po ilalagay yan sa ating mga main door, sa malapit po sa mga pintuan po ninyo. At yan po ang kukontra, kumbaga eh, siya po magbablock ng mga sinasabing mga kamalasan na maaaring pumasok sa loob ng ating bahay. Yan, kaya kayo po yung magtanim din po nito ng ating mga luyang itim. Ang isa pa po ha, mga kumari kong tigang, ay ito yung katabi po ng luyang itim natin. Yung atin mang pong fortune plant na talagang napakatagal na nito ha, mga kumari kong tigang, eh hindi pa po na mumulaklak. Kasi alam niyo po ba ha, mga kumari kong tigang, na kapag kayo po yung nakapagpabulaklak ng mga fortune plant, eh, talagang nako, limpak-limpak na kasi ang kayamanan at kaswertehan ang darating po sa inyo. Kayo talaga pupugiin ang masinasabing mga biyaya ng buhay kapag napabulaklak niyo po ito ang atin pong mga fortune plant. Nako, kaya napaka-powerful po nito kapag kayo po yung maghatanim po nito sa bahay po ninyo ang ating fortune plant. Kaya magtanim na po kayo nito. Yan. At ang isa pa po ha, mga kumari kong tigang, ay ito po, ang atin naman pong aglonema. Ito po isang uri po, o isang klase po ng aglonema ha, mga kumari kong tigang. At ito po parang variety po na evergreen plant, pero ito po yung kapamilya po ng aglonema. Yan, maganda naman po ang ating mga aglonema kung ilalagay po natin sa loob ng bahay natin, sa may living room o sa sala, sa mga kumari kong tigang. Kasi hindi lang po ito nakakapagbigay ng swerte, nakakapag-emit din po ito ng mga positive energy katulad po ng oxygen. Kasi ang mga evergreen plant po, katulad po nito, ay best oxygen emitting plant. Sila po kasi ay nagbibigay din ng mga oxygen sa atin. Napakalakas mo magbigay po ng mga oxygen ng ating mga evergreen plant. Kaya ito po yung napakainam kapag ilalagay nyo po sa ating living room. Kung saan po kayo madalas nagtatambay baga, kung saan kayo madalas maghuntahan, mga pamilya po ninyo, doon nyo po ito lalagay. Katulad po nito, ang ating aglonema. Marami po klase ito, variety po ng aglonema. Pero magandang maganda po ito, itong kulay green. Kasi ang green po kasi ay sumisimbolo po ng pera para ma-attract po natin yung positivity ng kaperahan. So kayo po yung magdanim din po nito sa loob po ng bahay po ninyo ang ating mga evergreen o ang aglonema. So yun po ha, mga kumari kong tigang. At ang isa naman pong napakainam na isabit sa harapan po ng inyo pong mga tahanan kapag kayo po yung meron po nito, nako, magsabit kayo ito sa harapan po ng mga main door po ninyo, ang atin naman pong mga Boston fern. Yan po, oh, Boston fern po yan na talagang humahaba yung ano niyan, eh, yung dahon. Napakaganda niyan sa may main door saka sa may main gate po ninyo. Katulad po nito, meron akong tanim dito na Boston fern yan, oh, dalawa yan nasa may main gate, yung sa taas, oh. Kita niyo yan, terno yan, yung pa yung isa sa kabila. Yan. Pagkakasinaan dyan yan, ha, mga kumari kong tigang, nako, yan po i-invite ng sinasabing mga positivity at papasok sa bahay po ninyo para kayo talagang swertihin. Yan, kaya kayo po magtanim po nito, malapit po sa mga pintuan po ninyo, ha, mga kumari kong tigang, ang atin pong mga Boston fern. O, diba gaso, yan po, maglaki din po kayo niyan, napakaganda po niyan. Ang isa pa pong napakaganda po sa harapan po ng bahay natin, ito po, itong napakalaki ito, kita nyo yan, napakamahal po nito, ha, mga kumari kong tigang, yung pong tinatawag na yuca. Yun, no, yung yuca, yun, no, parang dahon ng pinya. Ito po, meron tayong maliit dito, eh, nasa baba. Yan. Ito naman po ang yuca.
Yan, meron po iba't ibang po variety po ng yuca, merong American yuca, yung puti po ang dahon, pero ito po yung ordinary na yuca. Napakaganda po nito kapag kakapi meron to sa harapan po ng bahay po ninyo kasi yan din po i-attract ng sinasabing positivity ng kaswertehan sa pera, yung yuca. At kapag kayo po namulaklak na, napakabawang po ng bulaklak niya, yun, no, tingnan niyo, napakataas na. Tingnan niyo. Kapag kaya na po yung namulaklak na, nako, para katulad din po yan ng ano, fortune plant na talagang paghihikayat ng mga sinasabing positivity na magbibigay nga po sa inyo ng marami pong swerte. O, di ba ga? Kaya kayo po yung magtanim din po niyan. Tignan nyo, napakalaki na ng yuka ko dito. O, yan po ang nagpapaano dito, nagpapakalat dito sa bahay ko. Sarapan po namin. Yung kasi ganito po yung mga dahon niya, nanlalaglag. Ito, o. Tignan nyo, nanlalaglag po siya. Tignan yung mga naipong ko dito, napakarami na. Yung nanlalaglag, o. Kinukuha ko nga isa-isa yan eh. Sumasabit kasi yung nanlalaglag niyang dahon na tuyo. Tapos iniipong ko po yan, hama ko marik ng tigang. Tapos ito na po yung naipong ko. O, ayan, kita nyo. Sisilabang ko na nga yan eh. Kaya lang, medyo makalat lang talaga po yung mga yuka kasi kapag ka natutuyo ang dahon lang, mabilis silang malaglag. Pero okay lang po yan, huwag nyo nang pansinin yung ganyang kalat. Natural lang po yun, kailangan pa talaga siyang linisin. Pero napakaganda po yan, hama kumalat ng tigang yung mga puno ng yuka kapag meron kayo yung sa tahanan po ninyo. Yan, kaya magtanim din po kayo niyan ang ating pong yuka. Tapos ito pa pong isang ton na talagang katangkat-tangkat, hama kumalat ng tigang. Magandang maganda po kapag kayo meron din po nito sa harapan po ng bahay po ninyo. Ito naman pong ating palmera. Naku, talaga naman palmera natin. Tapos na rin, oh. Yan, so ito po ang ating palmera. Hama ko marit tugang. Pwede po to outdoor, pwede din po to indoor. Kapag ka medyo maliit pa siya, pwede po siyang indoor. At talaga napakatibay din po sa loob ng bahay. Hama ko marit tugang. At napaka-powerful din po itong makahikayat din ng positivity at swerte. Kapag ito naman, italagay nyo din po sa may medyo southeast corner po ng bahay po ninyo. Ito po yung hikayat din po ng maraming swerte sa pera. Kaya kayo po yung magtanim din po nito ang ating pong palmera. O, di ba ka? Tapos, ito po yung isa. Yung atin naman pong tea plant. Yan, meron ba kayong tea plant sa bahay po ninyo? Nako, si Mario Joseph, magtanim kayo ng tea plant. Tama ko, Marik Muntigang. Mas maganda po, ilagay nyo po yung sarapan po ng mga main gate po ninyo. Katulad po nito, hama ko, Marik Muntigang. Isang klase po ng tea plant na napakataas na rin. Oh. Ayan, ang tea plant ko. Tingnan nyo. O, tea plant po yan, hama ko, Marik Muntigang. Yan. Tapos ang isa pa po ha, mga kumarik ng tigang, ayun na nga, itong sinabi ko sa inyo dati, na-share ko dati sa inyo, na dapat po meron din kayo sa harapan ng bahay po ninyo. Magtanim kayo ito ha, mga kumarik ng tigang. Ano to? Ito po, ang ating cinnamon plant o ang ating cinnamon tree. O yan, o, diba ka? Cinnamon po yan ha, mga kumarik ng tigang. Malit pa lang po yan, pero kapag ito po itinim nyo sa lupa, lalaki po yan. O, ito po yung isang klase po ng ating aglonema. Maganda rin po ito. Yan, sweater rin po yan. Kaya nandito po sa ating main gate eh. Kaya nilalagay po yan dyan ang ating aglonema, tapos ang ating cinnamon tree. Tapos syempre kapag may cinnamon tree tayo o cinnamon plant, meron din po tayo nito. Ang ating naman pong dahon ng laurel. O, di ba ka? Yan yung aking dahon ng laurel. O, meron ng bagong buko. May bagong sibol na naman. Yan yung o. Kaya ano lang ng dahon nito. May talbos na agad siya. Yan, ang laki na niya. Ha, mga kumari kong tiga. Ang ating pong dahon ng laurel. Ito po itatanim ko na kasi sa lupa eh, para lumaki na baga, para maging puno na. Yan, nakatanim po kasi sa ano, eh, paso. Tapos ito pa pong katabi naman po ng ating dahon ng laurel. Ito naman po yung ating, ang tawag na dito? Yung milagrosa. Milagrosa po ito, parang five fingers ata ito. Pero ang tawag dito ay milagrosa din. Ito po, pagka kayo naman po ha, nakapagpadahon po ng milagrosa na walong dahon. Katulad po nito, walong dahon na yan. Nakita niyo ba yan? Ako, napakaswerte po yan, ha, mga kumari kong tigang. Five fingers po ang tawag dito kasi usually po ito, five fingers lang talaga. Five dahon lang po ito dati. Pero kapag kayo pa nga po ha, mga meme, edinahunan na ito ng walong piraso. Katulad po niyan, walong piraso na po siya. Napakaswerte po niyan ha, mga kumari kong tigang. Kasi bihirang-bihira lamang po makapagpadahon po ng mga ganito, yung five fingers baga na walong piraso. Ah, o tinan nyo din to. O, walong piraso din yan. O, tinan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 18 siya ha, mga kumari kong tigang. Tapos ito o, 18 po yan. Kasi dati po talaga ito, 5 lang po ito. Five fingers lang talaga ito. Kaya tawag dito, five fingers, pero milagrosa din po ang tawag dito eh. Yan, meron ba kayong ganito? Ito po kasi hamang kumarik po digang, variegated na klase po ito ng five fingers eh. O, yan o, tinan nyo. Tinan nyo ang mga dahon yan. Walong piraso na yan. At talagang napaka-powerful po yan, hamang meme, ma'am, nakakikahit ng mga sinasabing kaswerte yan sa pera kapag kayo po'y nakapagpadahon po ng mga five fingers na walo. Ah, talaga ba?
So po ha mga kumari kong tigang. So ayan po ha mga kumari kong tigang ang ating mga bagong halaman na dapat po'y meron po kayo sa harapan po ng inyong mga tahanan. At mismo po sa loob ng bahay po ninyo kapag ka naglagay kayo niyan, eh talagang kayo suswertihin at talagang bobongga kayo. Lalong lalo na po sa usapin ng kaperahan, talagang payayamanin po kayo ng mga halaman na yan. Katulad ng nangyayari po sa akin ngayon. O dibaga, kaya subukan nyo yan ha mga kumari kong tigang. Hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay po ninyo ng mga sweating halaman na yan. O dibaga? O, so yun po ha mga kumari kong tigang. At kung kayo po yung makatanungan patong po sa ating itinature ng mga halamang ito, eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga kumari kong tigang. Mag-iwan lamang po kayo ng mga message dyan sa ating comment box. At kapag kayo po nabasa natin, yan po yung sasagutin ko din dito. O dibaga? And so with that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang. O magtanim kayo niyan ha mga kumari kong tigang. Nang kayo po ay umama na rin. Ah, talaga ba? Opo. Wow, ang ganda ng dahon ng Laurelo. Tignan niyo. Oh wow, naku po. Putas na putas na. Darn!